Kolekta ng mga painting na siya mismo ang gumagawa. Siya si Kat Martinez. Pahigit-sampung taon na nga ang nakaraan na nakahiligan ni Kat ang ganitong larangan. Nagsimula akong mga kolekta ng mga paintings 10 years ago, nung nag-aaral pa ako. Pero nagsimula lang ako mag-drawing ng mga stick drawing. Tapos eventually, parang naramdaman ko na gusto ko pang pagbutihan. Kaya yan, nag-start na ako mag-aaral online and step by step, yan, natuto ako magtinta. Mula sa isa hanggang sa mabot na mahigit 40 na ang kanya na ipinta. Naging inspirasyon ni Kat ang kanyang tiyuhin na nalili niya naman sa photography. Si Uncle Emmet, nakita ko talaga yung dedication niya bilang isang photographer. Na-inspire ako sa mga photos niya. Kaya nung nagpipinta ako, may mga pininta ako na inspiration ko yung photography niya. Halos lahat ng kanyang artwork galing mismo sa kanyang original imagination. At dito niya pinakikita at binubuhos ang bawat emosyon na kanyang nararamdaman. Lahat ng paintings niya very unique. Kailangan gumagawa siya ng paintings, very passionate siya. As in, binubuhos niya yung puso niya dun sa painting. Kaya nagiging buhay na painting yung kinakalabasan sa lahat ng artworks niya. Depende sa mood ko eh. Minsan pag malungkot ako, makikita mo yung mga paintings ko is medyo dark yung color, tapos medyo malungkot. Pero pag may time na masaya ako, makikita mo yung mga paintings ko is yellow yung background, vibrant yung colors, makulay. Hindi raw inakala ni Kat na magugustuhan at tatangkilikin ito ng masa. Actually, ito una, sa totoo lang, pag may gustong humingi na kamag-anak or malapit na kaibigan, binibigay ko siya, pero depende na lang ko talaga nagustuhan ko yung isang artwork o may sentimental value. Dahil sa magandang komento sa kanyang art pieces, mas pinag-usayan pa niya ang kanyang talento at eto na, ginawa na niyang sideline, o diba? Speaking naman, in a span of 3 months, yun, may mga tao naman na grateful ako naka-appreciate ng art ko. Meron na siguro kong mga nabenta ng mga nasa sham. Yung basihan naman po ng presyo ng mga paintings ko is depende sa laki ng canvas at saka po sa difficulty ng artistry. More than selling, yung kaligayahan po na may nakakagusto ng painting ko, yun talaga yung nagpapasaya sa akin. So, mas nai-inspire pa ako na gumawa pa ng mga iba pang magagandang mga pieces. Sa lahat ng paintings ni Kat, ito yung nagustuhan ko at nakarelate ako, kaya binili ko. Full of confidence. So kami dalawa ni Kat nakarelate dito, kaya ito yung napili. Tulad ng ordinaryong pintor, meron din siyang inahangaan. At ito ay si Charlie Co, isang artist at sculptor. Kasi nakita ko po sa mga paintings na niya na may similarity po kami when it comes po dun sa pagguhit at saka po sa mga color combinations na ginagamit niya sa pagpinta niya, yung makabagong scene. Siya ang kanya naging inspirasyon upang mas maging magaling pa sa pagguhit. Gaya nitong Misty Forest. Hili ko talaga siya. Masaya ko pag ginagawa ko siya. Yung fulfillment na matapos mo yung isang painting, sobrang sarap ng pakiramdam. At saka yung talento, hindi dapat tinatago yan. Dapat sinishare yan sa ibang tao. Hanggang sa ngayon, ay patuloy pa rin sa pagpinta si Kat upang magbigay ng inspirasyon sa mga taong tulad niya na naging libangan ng pagpipinta at pagkokolekta. You'll find happiness po sa isang bagay na gusto mong gawin. Huwag silang mawala ng pag-asa kahit ano pong estado nila sa buhay. At saka po kung meron silang natatagong talento, hindi po dapat tinatago yan. Kailangan po nilalabas yan. Baka po yun ang sagot sa mga pangarap nila. Ang mga koleksyon, hindi nga lang daw simpleng libangan, kundi isa ring paraan para magpagbigay ng kasiyahan. Mga bagay na nagbibigay kulay at nakaukit sa ating nakaraan.